So ayan yung tent namin. So pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan po. Andito kami ngayon sa Kamandag Beach. Ayan. Nakapag-set up kami ng tent agad kagabi. Okay naman, nakatulog naman ako ng maayos. Medyo malamig lang. Pakita ko sa inyo yung buong lugar. Ito yung kabuuan ng beach siya. Medyo mahaba din siya. Hindi kagandahan, pero pwede na. Ang buhangin niya is black. Black and brown. Parang brown. Black and brown. Alo. Sa ngayon dahil peak hour, peak time, maraming nandito. Expect ko kasi talagang walang tao dito. Kaya kagabi nag-aalala kami kung tutuloy kami dito o hindi. Kasi nga walang tao dito. Pero nagulat kami kasi ang daming tao. Ito yung ano. Ayan, dami ng tao dito. Daming naliligo. Bato. Mayroon pa dito. Pwede. Ay sa fishing. So pwede kang umakyat dito. Pwede rin dito na sa ano. Ito meron ditong way papunta doon sa fishing ground. Yan. Para may nagtayo na dati dito ng ano ng bahay pero giniba. Okay. So ito pa yung daanan. Papunta rito sa may fishing spot nila. Hindi ko alam kung ito private place to or government pa rin. Kasi yung sa bandang harapan, may gate doon. Private. Hindi ko alam kung sakop nila to. So ito. May daan dito. May daan paakyat. Ito naman daan pababa. And it will lead you to the fishing fishing ground. Ito dito. Yan. May buhangin, hindi pala dito. Pero parang linagay na lang yung buhangin. Parang linagay na lang yung buhangin. Mainit pa. Ayos pala dito, no? Ayan, dito pala mayroon. So dito, mga master, ito yung spot kung saan ano sila nangingisda, no? Ayan, marami rito ng ano. Namimingwit sila dito sa area na 'to. Okay? So ito yung place. Yun nga lang, sayang yung lugar, no?
Yan, yung mga basurang naiiwan ng mga nag-camping. And there, yun yung lugar. Pupunta kayo doon para mamingwi. So, itong part na to is solid rock pala to. Yung bedrock ng, ano, ng coast area, coastal area is bato. Alright. So, nalito na tayo sa dulo. Tamang ano lang ito, fishing spot. Hindi siya, ano, hindi siya ideal for swimming, pero pwede na. Pero kung mag ano ka, magpi-fishing ka, dito maganda. May mga bato. Diyan diyan lumalangoy yung mga isda sa ilalim ng bato. Ayan. Basura everywhere. Kamandag. Talagang kamandag. So dito may part pa rin na may buhangin. Tamang ano lang, pasyalan ng mga taga rito. Ayun sa kabila, Puerto Azul na yun. Hop, extra muna ha. Yan. Hop, yan. So, pabalik na tayo sa ating ano, kampo. Ang ano lang mga master, medyo talagang ano, basura. Meron ng basura talaga. Basta nagkaroon ng tao, dumadami yung basura. Siyempre, naiihi ako. Ihi muna ako. Alright. Malawak. Alam mo, itong lugar, pwede siyang i-develop. Ay, kung may pera ka, bilhin mo. Ayun. Kasi malapit siya sa ano eh. Dagat. Ganda. Lupa. Mataba yung lupa dito. Yun nga lang, pagpasok mo dun sa ano, may gate talaga dun. Medyo naku-curious lang ako kung yun lang talaga yung way. Pero I think pwede pang magkaroon ng ibang daan, no? Yung mga tao. Maliban dun sa gate na papasukan. But for now, yun lang yung only way para makapunta ka dito sa ano, sa spot na to. Ayan. Ayan, dito tayo sa kagubatan. I think, ito yung tinayo. Nagtayo sila ng siguro matagal ng panahon doon tinayo. Wala kang bakal yung ano. Yan yung only way para makapunta ka dito sa napansin ko rito mga master, ang dami rito mga kawayan. Yung mga kawayan na matitigas, yung may tinik. Paligid yan. Yung pag pinutol mo lumalaban, matitinik ka. Right? Balik tayo sa dami mga bato dito pang ano, pang aquarium. So ito po ang kahabaan ng coastal area ng Kamandag.
here. Right. Pabato siya, mabato. Hindi siya purong buhangin. Pero ano naman. And there's trash everywhere. Talagang ano. Wala kasing tapunan ng basura. So, yung area po dito is hindi naman siya private, no, public siya. Pero meron mga cottage na rin, no. Yung mga local dito naglagay ng cottage. Ayan, tambak na ng mga basura, mga master. So, walang proper andito, walang proper natapunan ng basura. Yung mga nag-camping, nag-swimming, lahat ng trash nila, yan lang sa tabi-tabi nakalagay. Kaya, if you're looking for place na gusto mo makapag-relax, na no, ma-unwind, this is not the place to be. Hukay. Hukay. Kasi, yan. Punong-puno na ng trash. Pwede to yung ano lang, yung trip-trip nyo lang na ano, na mag, yan, mag camping kayo. Sabi nga nung iba, talagang good for camping lang siya. Yun lang talaga ang ano niya. Pero for swimming, hindi siya maganda for swimming. Ano to, maganda siya for ano, fishing spot. Yun yung ano dito. Good for fishing spot. Ayan, maraming mga tapo ng basura. Kung nakikita nyo yung paligid, ayoko lang pumunta mismo dun kasi baka yung mga nandun magalit sa akin, no? Kasi puro basura talaga. Grabe. Ang laki bang pa. Mahaba siya, oh. Tutusin mo, oh. Doon tayo galing sa dulo. Nandun pala tayo sa dulo na punta. Ayan. Ah, grabe talaga. Mga master, daming mga basura. Sobra. Dito sa left side area natin. Talagang tambak ang basura. Pero kung merong hahawak nito, no, kung merong, kung kukunin to ng local government, and then gagawin siya as parang ano, pag-aari ng government or something. Hindi natin alam kung private to or public, pero yung part na pinasukan natin private, no. Pero dito, mukhang wala talaga nag-aalaga sa lugar. Pero kailangan lang ng konting improvement, ito magiging maganda tong lugar na to. So, merong mga fishermen dito. Dito sila nakapark yung mga bangka nila. And, mapaganda yung ano, mababaw din yung tubig. Malabo lang talaga. Eh, hindi ko alam kung bakit malabo yung tubig dito. Hindi naman putik. So, ayan. Merong mga ano, merong mga baka, mga kambing, para siyang ano. Ah, okay, parang parang private, no? Private place. So dito sa side na to, ano 'yan. Puerto Azul na. So hanggang dito na lang tayo, mga master. Wala naman tayong makikita diyan, puro ano na. Merong mga mag-overnight diyan, no. So kung hindi ka maselan, kung hindi ka maselan sa lugar, kagaya ko, hindi naman ako maselan, strike anywhere lang ako. Pero dun sa mga masiselan, baka maligo kayo dito tapos bigla kayo ma-disappoint. Ayan. Hindi nga to ano, ideal for swimming, ulitin natin. Pero pwede siya for camping lang, no? Yung trip mo lang mag-camping, ayan. Pwede. Pero huwag mong expect na maganda yung lugar. Hindi siya ganun ka ano, ayos. Magiging maganda kung i-develop, no? Kung aalisin yung mga basura, no? Kaya kung merong magma-manage na maganda, maayos dito, tingin ko magiging maganda to. Pero sa lawak din ng ano, siguro ilang kilometer to. O siguro mga 1 kilometer, no? Ang haba ng coastal area. Medyo malaki-laking gastusan to pag inayos. Next adventure natin, siguro pupunta muna tayo sa mga kabundukan, mga Ilog-Ilog, no? Stop muna tayo sa mga dagat-dagat kasi
Grabe na pala yun. So, yun. Kasama ko nga pala si Piyahe ni Kulot. Andun siya sa ano. Nagliligpit. Okay, so yung mga natitira dito, ano yan, mag-overnight. Ang dami nang umuwi. Diyan sa ibabaw, meron dyan mga ano. Puntahan natin. Ano tayo dito? Para makita nyo. So dito meron din dito mga nagka-camping. Maganda yung ano dito, mali may ano. Matawag nito, malawak. Ayan, wala mga puno. Pero sabi sa akin kung mayari, banda rong gubat na yun. Okay, hindi natin alam kung ayun, may CR pala doon oh. CR. So ito mga master, pwede mag-camping dito. Yan, pwede kayo mag-camp dyan. May CR naman pala, yun know. Panlaw 20. Ah, okay. Panlaw. Yan, bundok na yan ng ano. Ternate. Malaming camping. So ito po yung pinapakita ko sa inyo, yung kabuuan ng Kamandag. Ayan. At may mga magka-camping pa rin dito. Ayos. Okay, and as you can see, there's lots of trash everywhere. Trash and trash and trash. Yan. Sayang, di ba? Camping. Ayan. May basura. So ayun mga master, nakita nyo na ang kabuuan ng Kamandag Beach. Abangan nyo yung upload natin, no? Ayun. So nagta-timelapse po si Biyahe ni Kulot. Okay. So tayo naman ay mag-ano rin. Magliligpit na tayo ng mga gamit natin. Okay, kita-kits next time. Bye-bye. Uwi na. So ayun mga master, yung mga tao dito nag-uwi na. Konti na lang yun nandito ngayon. Ito si Biyahe ni Kulot to. Uwi na rin kami. Konti na lang yung tao. Anong ginagawa mo yan ha? Time lapse. Ang ganda, tingnan mo. Wala na. Masyadong ano, malayo dito. Oh, hindi, okay, naka wide view kasi. Ayun na. Ayun na, sarap panoorin ng palubog na. Killing naman yung ano mo eh. Ano nga na, sunset. Wala na, lubog na. Lumulubog ano, na. Orange na orange na. Lumubog na po ang araw. Pauwi na kami. Doon kami nag-set ng tent. Yun. So, okay na. Yun doon, no? May naliligo pa. And some other trash, full of trash everywhere. So isusoli ko na yung ano, wala na yung sunset, wala na, okay, lubog na.
Ayan. Ito po ang Kamandag Beach kung tawagin din. Ngayon alam ko na bakit Kamandag Beach to dito kasi ang daming aroma. Ayan o, mga matitinik na puno aroma. Ayan, puro aroma yan sa gilid. Kaya siguro siya tinawag na Kamandag Beach. Ay pag natuso ka niyan, para ka natibo. Ay para kang ano, na tawag ito? Nakamandag. Right. Opposite side nito ang ano, Maribele. Ayan, Maribele. Bataan yan. Tapos itong Punta Fuego. Resort. Hindi, ano to. Hindi. Ang Punta Fuego nandun sa kabila. Ito, ano to, Puerto Azul. Ayan, Puerto Azul yan. Ang Punta Fuego nandun pa sa dulo. Puerto Azul. Katabi lang siya ang Puerto Azul. Tapos ito naman sa side na to dito, Naik naman yan. Naik Beach dyan. So ano? Kaya pala kung sa pwede ako ng Puerto Fuego, ano pala? Puerto Azul. Puerto Azul. Nakita ko sa Google Map, Puerto Azul, pero hindi ako sa Puerto Fuego. Okay, so yan lang mga master. Tayo ay, ano, tapos na rin dito sa, ano, sa, sinigagawa natin dito. Naabutan na kami ng low tide. Mamaya-maya, mga 6 PM, paalis na kami. Magliligtas na kami ng mga gamit. So, isusoli ko muna yung tubig. Napakamahal.